baka nahulog ako. Shit, isang hagdanan. Ah. Gago, nahulog ako. So, hello guys. Dito kami sa nanay ko. Huy! Ano ulam? Gutom na ako. Kali, alisin nyo na kaya ito, Kaloy. Wala na yung ano dyan. Yung wala na. Tinapa na natin. Yung pancit. Wala na yun. Yuck. Luto natin tuloy. Yung... Itabas ko niya. May lamb kayo, di ba? Hi! Bibi! Dito kami sa mama ko. Tanong mo kay mama kung lulutuin yan. Uy, si baby mahulog. Hi guys! Ang gagawin natin dito? Nag-ano kami kasi sobrang init sa bahay. Wala kami magawa. So, bumunta kami dito. Alam ma. Bakit? Gising ka, baby. Sis! Gising ang baby. Gusto nyo tuwing ikaloy? Gigilan mo na naman yun, ah. Tungan ko mukha mo. Ito ba, hol? Out. Mama ni Wamos, ma. Oo, gusto kasi may biluto sila. Gusto ko talaga. Oo, ako din. Sa akin ko yun siya. Oo, sa akin happy, siya. Good vibes lang siya. Simple lang siya. Bakit yung usapan ng nanin mo. Alam mo, galit na bait silang mga anak. Oo, stonong. Kaya makilagpala sa mga buhay. Hindi mo yung talagang binabayaan yung yung tatay ko na bait. Eh. Ma, lakas ato ng ref nyo, ma. Nabubulok yung gulay. Binuloy ko yung ref, eh. Masyado ko na frozen. Di ba, Mimi? Sa taas kaya si Bulin galin. Baka mahulog dun, ma. Paalaga mo kay Bri. Gusto niyo yung Krisha, yung kama ko. Gusto ko yung mama ni Wamos kasi right hindi siya nagsandal sa mga anak niya, diba? Naggaling siya ng ibang bansa. Ano ba yung bulaklak ko naman? Lang. Nag-ano siya, nag-parlor siya sa ibang bansa. Parlor ba? Oo. Nag-parlor siya doon. Kaya nga ganun na lang yung ano niya. Eh, ako din gusto yung kasama ng bagong tatay yung kasama tatay na yun. Oo na. Ako talaga yung mama yung mama. Pwede siya kasama sa balagpan. Swerte ng Anto Miguel sa kanya. Kasi sa dinami-dami yung nagtagusto kay Wamos. So, yung gusto ni Wamos, diba? Mas diba? Hindi kasi maarte si Anthony Gale. Sa kanya siya. Ano pala yun? Ang layas nila sa kanya. Yun, pati yung ano din na. Tapos punasama yung mga ano na. Gusto niyo ba ng tilapia, Lon? Magpito tayo. Diyos may yung pagkastang kakala. Sabarang init sa inyo. Oh, the city.
Papunta kami ng palengke ngayon. Lalabas kami, lakad lang kami palabas. Kasi malapit lang. Paglabas dito sa village gate, tapos ayan, palengke na. So ayan, sa bahay na kami. And ito yung nabili ko na isda. Tinan nyo guys. Ayan o, tilapia. Ayan, piprito ko yan guys. Tapos magigisa ako ng gulay. Kasi paborito namin ni mama yung gulay. Kalabasa and kangkong lang with alamang. Hey, ayan. So, update ko kayo later. Cooking na ako. Meron na akong naprito dito na 4 piraso. Tapos ayan, magigisa na ako ng gulay. Bawang, sibuyas, and then sealing green. Ayan, pasensya na kayo sa itsura ng kawali. Alam ko naman dyan, madami mangingintas. Charot. Ayan. Susunugin ko ng konti yung bawang para sa sarap. Yo guys, may kukwento ako sa inyo. Itong aso na to guys. Toy. Ayan, alam nyo ba? Kasi ano lang to eh. Kumbaga parang pinakain na ng mga anak ko. Kasi mga anak ko mahilig sa aso, sa pusa. Kahit yung mga, ano to? Pag-alagalang aso, mahilig lang pakainin. Ganun sila ka pet lover. So ito, dun yan, sa kalsada lang nakahiga. Tapos sobrang payat. Pinakain nila ng isang beses. Tapos ayun na, sumunod na sa amin. Hanggang dito na tumira. Eh, apartment tong tinitirahan namin, which is bawal mag-alaga talaga. And ito kasi matapang. Tapos simula nung parang binato kasi siya sa paa, sa binti niya, nagkaroon siya ng pilay and ilang araw siyang hindi nakalakad ng maayos. Parang nagkaroon siya lalo ng trauma doon. Hindi ko alam kung sino bumato. Basta ang laki ng sugat dito niyan. Tapos paika-ika siya ng ilang araw. After noon, gumaling siya, tapos lalo siyang tumapang. Pag once na nakita siyang tao, hindi naman kami, pero hindi lahat ha. May ilan-ilan tao siyang pag once na nakita niya, isinatahulan niya. And matapang talaga siya. So may mga kapitbahay na susumbong na bakit daw nag-aalaga kami dito, which is bawal yung apartment to. Tapos meron pa kaming one time na nakaaway dito sa lugar namin. Talagang sinugod namin ng malala. Kwento ko mamaya. Sinugod namin ng malala kasi mayabang. Alam ko naman na yung aso is matapang talaga and every time daw na pakipatay nga yung ano yung kalan ay yung kalan yung water, every time daw na dumadaan siya is hinahabol siya, tinatahulan siya. Tapos one time noon is lasing siya. Nagulat ako mga alas 10 yun o 10:30 PM, nagulat ako, kinalabog yung gate ng malakas tapos nagsisigaw dyan. Ako yung pinupuntirya niya. Eh, mag-isa lang ako, tapos dalawang bata. Ay, tatlong bata. So, na-stress ako kasi, bakit mo ako sisigawan? Bakit mo ako susugurin dito? Bakit mo ako mumurahin bungangaan? Di, ang ginawa ko, sige, nirecord ko yung mga pinagsasabi niya. Tapos, yung aso daw, lasunin ko na daw. Patayin ko na daw yung aso. Huwag daw pakainin, huwag daw pa-stayin dito. Which is talagang mas lalo akong nagalit kasi bakit mo ako uutusan na patayin yung aso? Bakit mo ako uutusan na lasunin yung aso? Andun na yung sabihin natin na bawal mag-alaga dito sa unit na to ng kahit na anong aso. Pero wag mo akong uutusan na lasunin yung aso dahil lang sa hinabol ka. And hindi lang din, ito lang din, hindi lang din kasi siya yung nagre-reklamo. May mga ilan-ilan din na nagre-reklamo. Hindi ko alam kung inggit or sabihin natin na pag-iingitan ako dito kasi nga nagtaray ako nung sumugod yun. Basta ganun. Ito kasi matapang. Tsaka, given naman sa aso yung matahul, diba? Ala nga naman, Diyos ko, na biglang magtaka ko kung yung aso na yun hindi tumatahol. So matahol talaga yung aso na yun pag may mga dumadaan. Pero hindi naman siya totally nanghahabol. Pero may mga, pag bumibili yung anak ko doon sa taas sa tindahan, laging sinasabi sa aming tindahan na, o yung aso na yan yung inaalagaan nyo, laging hinahampas yan ng kahoy, kung sino-sinong tao daw yung humahampas. Para sa akin, siguro para sa kanila is pasawa yung aso o perwisyo. Pero hindi naman siya totally talaga nakakakagat. Pero hindi ko siya pwede, ayoko din sabihin na naantay ko pa ba makakagat yan. Pero para sa akin kasi, pag once nakikita kasi ng aso kung gaano ka brutal sa aso or
yung nakikita ng tao yung personality mo, kaya siguro ganun na lang yung aso sa'yo. Kasi yung iba naman dito, hindi naman sila ay nahabol. Tulad yung PLDT, yung nagkakabit ng PLDT, kaya pumunta dito, tinignan lang siya ng aso. Talaga may mamangilan-ngilan lang dito talaga na malulupit sa alagang hayop. Kaya siguro ganun na lang din ano sa kanila ng aso na to. Kasi itong aso na to, mas nauna pa sa amin itong tumira dito. Kasi bagong lipat lang kami, ilang months pa lang kami dito. Itong aso na to is parang dyan nakatira. Tapos parang pinabayaan, pag-alagala, natutulog na lang sa kalsada. Tapos one time, pinakain namin itong mga anak ko na gigilaw sa aso. Sabi ko sa inyo, kahit kulubi ang aso na yan, kahit gala yung aso na yun, niyayakap nila yan kahit wala panligo yung aso nila. Ganyang kamahal, tapos lagi na pinapakain, ganun lang kamahal yung aso na yan. So, para sa akin na, sa akin lang ha, na nalulungkot lang ako na may mga ganun palang tao na kayang-kaya sabihin na ipapatay nyo na yan, lasunin nyo na yung aso na yan, kasi perwisyo, ano pa ba, na ipapakuha daw sa barangay para daw yung barangay na kumuha or ano, papatawag para makuha siya. Ayan, tulad niyan. Ayan, dadaan niyan. Ayan, dadaan niyan yung kaaway ko. Yung sumugod dito. Tinatahulan siya ng aso. Kasi mukha siyang... Ayan. Tinatahulan siya ng aso. Every time na dadaan siya, siya yung tinatahulan ng aso.